mga kaigo, Kefet Halek. I hope you're doing good. And for today, tuturuan ko kayo kung paano pumunta sa DFA Asiana para magpa-apostel or mag-renew ng passport. So, tara! So, una, i-prepare natin ang mga kailangan nyong dalhin. Unang-una, syempre yung mga documents nyo na kailangang ipa-apostil or ang passport mo na kailangan mong i-renew. And syempre, pangalawa, kailangan mo mag-prepare or mag-provide ng 2 valid ID. Ipa-photocopy mo na rin para sigurado. Pangatlo, syempre, kailangan dala mo rin yung appointment slip mo or confirmation na na-print mo siya. And ang huli, kailangan mo, syempre, handa ang iyong budget or ang iyong pera, pocket money, and your energy. And syempre, kailangan mo maagang umalis or magbiyahe. Ang pinakamabilis, pinaka-efficient way para makarating sa DFA Asiana sa may MOA is via MRT or LRT. So kapag galing ka po sa LRT, kailangan mo bumaba sa EDSA. If galing ka namang MRT, dapat bumaba ka sa Taft Avenue, which is the last station. Once po maka-arrive kayo sa station na yon, sa EDSA or Taft Station, kailangan nyo pong hanapin yung exit and magtanong-tanong po kayo sa baba kung saan po ang sakayan pa DFA Asiana. Opo, meron pong jeep or mini orange cab na nagpupunuan, naghahanap ng pasahero para po hihatid sa DFA Asiana mismo. Nasa 25 pesos po yung pamasahe and punuan po siya, parang mini jeep. Madalas po yung driver, ibababa po kayo sa tapat ng DFA or sa may gas station, sa may petron, sa may right side nyo. Tawid lang po kayo and then yan, DFA na. Bali yung unang gate, yun yung exit. Pangalawang gate, yun yung sa passport. And then pangatlong gate para po sa apostel. So, pagpasok nyo po ng gate ng respective na pakay nyo po, i-check po nila yung valid ID nyo, yung appointment nyo, and papasokin na po nila kayo para po i-x-ray yung gamit nyo. And then, doon na po kayo diretso sa mga windows ng DFA staff. And then, bibigyan po kayo niyang blue form, which is doon nyo na po fi-fill upan. So, himay-himay natin and let me explain po per part nung blue form na yan. So, imagine nyo na lang po na blue form to. Zinom ko lang siya para mas makita nyo, maintindihan nyo po. So, sa front page po muna tayo. Ayan, nakalagay authentication application form. And in-indicate po nila yung procedures for authentication application in most simplest form po ng pagpapaliwanag. So, step 1 hanggang step 5 po yan. Mas okay po kung babasahin po natin para may idea na po tayo agad bago po tayo pumunta sa DFA. And then sa left side, nakalagay po dyan, expedite po ba ang gusto nyo or regular. Yung pricing po nila, meaning po, per document po yung presyo. So, kung ang PRC po natin is may PRC board rating po tayo, di ba? PRC diploma and PRC certificate. So, yun po ay tatlong bayad, tigi-tigisa. Hindi po tatlong PRC forms, expedite payment nyo lang po. Hindi po ganun. Per document po talaga. And then, naka-indicate din po kung ilang working days. So, pag expedite po, 1 working day nyo po makukuha. And then, pag regular lang po ang bayad nyo, after 3 days po. And then, dyan sa baba, name of the owner. Kung kanino po yung papel na hawak nyo. Kung representative po kasi kayo, kailangan po kung sino po yung nakasulat na pangalan sa document na hawak nyo, yun po yung ilalagay nyo dyan sa
Nakalagay, tinatanong po sa form is yung last name, middle name, and first name, ganun. So, after nyo po ma-provide yung name of the owner ng document, sa baba naman po nun ay name of the representative. So, kung sino po yung naglakad ng papel nyo, kung nasa abroad kayo, tas pamilya nyo po ang naglakad, or father nyo, parents nyo, siblings nyo, name naman po nilang ilalagay dyan sa baba. So, after nyo ma-provide yun, ayan, sa babandang baba naman, processing of documents. So, nakalagay naman dyan mga reminders sa mga applicant or representative na punishable po talaga ng law if mapatunayan pong pineke or may hindi po totoo doon sa document na pinaapostil nyo. Opo, bawal po ang parekto dito. So, after mo mabasa yung number 1 to 5 na reminders, pwede ka na mag-sign and ilagay mo yung date and then kung saan mo gagamitin na country yung papa-apostil mo. After nun, sa baba, hindi mo nagagalawin yun kasi yung magpa-process na or si DFA staff na ang bahala dun. And then, let's proceed sa BARC. Part ng form na yon. So, nakalagay dyan, requirements. So, kapag ikaw mismo yung owner ng document, no need to present any letter or verification. Basta dala mo lang yung document mo na properly process or bago mo siya isubmit sa DFA, tama yung prosesong ginawa mo bago mo siya ipresent kay DFA staff. Opo, lahat ng document na gusto nyo pong ipa-apostil is may corresponding requirement si DFA na dapat nyo i-comply. Hindi pwedeng dala mo lang yung birth certificate mo, dala mo lang yung COE mo, dala mo lang yung PRC ID mo na na-photocopy, petas gusto mo ipa-apostil and then hindi mo na-meet yung requirements nila. Hindi nila papansinin yan or bibigyan ka nila ng small paper na kailangan mo munang mag-comply dun sa requirements nila bago pa nila yan ipa-apostil. And if yung nagdala ng document mo is your representative na kailangan mong ipa-apostil yung document na yun, yung representative mo kailangan ding merong authorization letter nadala, and then yung photocopy ng ID niya, and then ID ng owner ng document. Lahat yun dapat naka-photocopy din. Ayan, nakalagay dyan, type of document. If NBI clearance ang gusto mong ipa-apostil, kailangan mong dalhin, ipakita sa kanila yung original document issued by the National Bureau of Investigation, NBI. Ganun din sa birth or marriage, death certificate, certificate of no marriage, record, senomar, yan, kailangan din yung original na dapat PSA, NSO talaga ang nag-issue. Tapos yung school documents, yan, isa yan sa mga nilakad ko. College TOR ko, at saka diploma. So, yan, nasa letter A. Form 137, elementary and high school level. Kailangan ipa-certified true copies nyo siya mula dun sa school and then ipa-cav nyo or certification, authentication, verification mula sa DepEd. Dalawang proseso ang pagdadaanan nung Form 137 and diploma mo galing elementary at high school. Kapag TOR naman and diploma for technical and vocational courses, ayun, kailangan din na certified true copies mula dun sa school. And then, dapat nakakav din siya or certification, authentication, verification mula naman sa TESDA. Tapos, letter C, for state and colleges or university TOR and diploma. Ayan, certificate of true copy na naman and then ipapakav mo siya. Letter D, ganun din sa private or local colleges, university TOR and diploma, certified true copy mula sa school mo and then CAV mula sa naman sa CHED. Number 4, pag mga documents mo naman galing PRC, yan, kailangan nila, requirements nila, certified true copies from PRC.
kagaya nung ginawa ko sa last kong video. Number 5 naman, if ipapa-apostil mo yung medical certificate and for employment siya, kailangan DOH stamp per document. Tapos, pag sa ibang purpose naman, yung pag-apostil mo ng medical certificate, dapat issue pa rin siya ng DOH at saka naka-attach yung medical certificate. Next naman, number 6, Civil Aviation Authority or CAAP issued documents. Ang requirement ng DFA is dapat naka-certified siya ng by CAAP. Next namang lisensya, number 7, driver's license, ipapa-apostil mo. So, requirements ng DFA, kailangan certification from LTO. Yun dapat sa main branch lang siya dapat galing. Then next, ito number 8, ginawa ko to, certificate of employment or invitation letter, training, seminars, baptismal certificate, and other documents issued by a private entity. So if gusto mo siya ipa-apostil, dapat yung COE mo ipa-notarize. Affidavit mo muna siya stating necessary functional circumstances indicating certificate as attachment, and after nun ipapakana mo siya. Meaning ng kana is certificate of authority for notarial act. Madalas sa mga city hall to ginagawa. So ang pinakamalapit sa DFA Asiana is yung Pasay City Hall, which is meron na akong video nun, so browse nyo na lang dyan sa channel ko. Kung kana kasi sign yan ng mga judge. Oo, yun sa mga korte. Kaya importante yun. So, yung next yan, number 9, special power of attorney, etc. Dapat nakakana din. And then, number 10, court documents. Yung decision or resolution or order, dapat naka-certified true copies siya from the court. And then number 11, immigration records. Dapat naka-certified siya by the BI, Bureau of Immigration. Then number 12, DSW clearance. Requirements ni DFA Asiana is original document issued by the Department of Social Welfare and Development. Then police clearance. Ang record naman ni DFA Asiana sa police clearance is original document issued by PNP. Number 14, business registration and other documents issued by government agency. Kailangan certified true copy from the issuing office yun. And then number 15, barangay clearance or certificate. Kailangan mayor certification or clearance which has a jurisdiction over the barangay. And then last, export documents. Kailangan certified by Philippine Chamber of Commerce, Department of Health, Department of Agriculture, or by the Bureau of Food and Drugs, depending on the nature of the document. So, yan lahat yung requirements sa mga specific na papers or documents na hawak nyo na gusto nyo ipa-apostil. So, si DFA staff, pwede talaga siyang hingi pa ng additional requirements if gugustuhin niya. Kaya dapat laging prepare or dala nyo lahat ng documents. Meron pala akong important tip sa inyo kapag naka-seal or naka- brown envelope yung isa nyong document tapos nakasil siya, nakatape, huwag na huwag nyong bubuksan. Hayaan nyo si DFA staff ang mag-open nun sa harap mismo nila, ha? Hindi mo bubuksan, okay? Ayan, nakalagay din sa lower part yung mga nearest DFA office sa buong Pilipinas. Yan. Pwede kang mamili dyan. And then may concern ka man sa authentication, pwede mo silang tawagan at saka yan yung email address nila sa may right side, lower right side. Kapag na-fill up mo na yung blue form and then na-prepare mo na yung needed
required sa document mo, pila ka lang sa respective window. Madalas dun sa window 2 yung may appointment, and then window 3 yung walk-in, yung walang appointment. So pwede naman talaga ang walk-in sa lahat ng branches ng DFA, pero may cut-off and dapat maaga po talaga. So dun pa lang sa window na yun, i-check na nila mismo yung papel nyo, and then bibigyan kayo ng respective number. Ayan, dyan sa parang screen na yan, dyan nyo hintay na tawagin yung number nyo. Magpa-flash dun kung anong number mo at saka kung anong window. So kapag turn mo na, bigyan mo lang lahat ng papel mo, makinig ka lang kung may hihingin pa sa'yo na additional requirements, and then pag satisfied na si DFA staff, mag-issue na siya ng resibo na babayaran mo dun sa cashier sa likod. And then dapat bariya kasi nga minsan masungit sila. And then if ever nga pala, if nagtanong kasi ako doon, if pwede ba i-convert yung red ribbon ko, yung old na red ribbon, way back year 2014, pwede ko bang i-convert sa apostille? Sa sabi ng DFA staff is yes, pwede. Yun nga lang, magbabayad ka ng fee if you want regular or expedite per document. So kung 8 yung naka-red ribbon mo, so times 8 yung babayaran mo. So ayan, pagkabayad mo, please keep the receipt. Itago po ang resibo. Importante po yan. Huwag pong gawing scratch or lukutin at itapon, kasi yan po ang magiging claiming stub nyo sa release. Ang release po ng apostilles ng DFA Asiana ay sa Double Dragon Mall. Malapit lang po yun sa MOA. Gagawa po tayo ng another video for that. So, abang-abang na lang po. So, sana nakatulong po itong video ko. And please like and subscribe po sa channel ko. And if may gusto pa po kayong topic na pwede kong gawan ng vlog, leave lang po kayo sa comment section. Salamat po. Annyeong!